some issues kahapon sa Senate. Sa Senate, ma, boss. Okay. And one of the topics was the common tower policy. Yes, so. Yes, and Senator Grace Coe. Actually, common towers and yung roaming, domestic roaming. Ho. Pero about sa common tower policy first, Sec. Si Senator Grace Coe was one of those against, no? And even Senator Jesus Cudero against the two tower policy. What's our stand on this, boss? Well, actually, ang problem talaga nitong two towers policy ay, and then pinagbabawalan ang telco to come up with their own towers ay ngayon sinasabi nga ng telco it is against their franchise, no? Ang franchise kasi is a law, no? Batas ho ito na pinimahan mismo ni Presidente granting the telcos authority to put up their own infrastructure, no? So hindi natin matanggal yan sa kanila habang nandyan yung batas, no? So ang kinakuha namin ngayon is ito nga, kine-question na ng Globe and Smart na kung pipilitin na sila ay hindi na makapagawa ng kanilang, well, dadalhin na kami sa korte, no? So kailangan ma-settle to muna bago magkaroon ng yes policy, no? Pero dito, kung yung tower policy, so tutuloy ba natin, no? Ah, hindi, pinag-iisipan pa. Hindi pa talaga final 'yon, no? Yung ano po, so hindi pa final. Hindi pa final 'yon. Ah, hindi pa. Wala pang final talaga. Saan po, boss? Ang saan po yung hindi pa final, boss? Ano yung hindi pa final? Yung two? Oh, wala pang policy na ginagawa kami na lahat ito yung mga usap-usapan pa lang. Hindi namin pwedeng ilabas na final hanggang hindi ma-resolve lahat yung mga issues. So may chance po, boss, na hindi tayo mag-stick dun sa two-tower policy lang? Kasi logically speaking, parang pag dalawa lang yung magtatayo, medyo matatagal lang talaga eh. Di po ba? Ay, yes, oo. Pero makapaggawa kami kagad ng policy na sa pamagitan ng pag-usap, no, sa mga telcos, ano ba talaga ang pwede natin gawin? Kasi sila rin, gusto nila magkaroon ng common towers, no? Ayaw lang nila na mawala sila sa decision making, no, ng mga common towers kasi ang gusto rin ni RJ na independent ito sa mga telcos, wala kayong dapat pakialam sa pag tayo nito o pag-select nitong common towers at basta tatayo lang ito at mag-arkila kayo, no? So yung anong parang ayaw ng mga telcos, no? So posible yung mabago yung guidelines, yung policy na gusto pong i-implement? Ay, magkakaroon tayo ng mas matagal. Kung ito ipwersa namin yung policy na yan na sinasabi ng mga telcos ay illegal, magkakaroon tayo mas matagal. Kung dalhin kami sa korte, at alam niyo naman sa korte, minsan abutin ng siyam-siyam bago magkaroon ng decision, no? So from your end, boss, as Secretary of DICT, what's your recommendation? Well, ang recommendation namin is magkaroon ng dialogue, no? I-address namin yung concern ng mga telcos. Huwag namin yan ipwersa dahil talagang magkakaroon tayo ng problema, no? Dadalhin lang tayo sa korte ng telco. Pero boss, from your end, boss, matagal na po kayo sa information and communication. So tingin niyo po ba, boss, doable na dalawa lang, nag-limit lang sa dalawa yung tower companies and then magkaroon tayo ng prohibition, regulation dun sa mga telcos to build their own towers? Well, pwede yun kung walang nag-object. Pero ngayon may nag-object. So dapat i-settle muna natin yan and come up with a policy na that is going to be acceptable by everybody, no? Kasi yun nga ang problem kung ang telco mismo, no, ay nagko-complain, sila lang ang kliyente nitong tower. Eh kung sila ay nagko-complain, sino magiging kliyente ng mga towers? Sinong mag-aarkila sa kanila? Diba? So from your end, boss, if you're going to give
ba, win-win solution? Ano po kaya yun? Yun nga, ang sabi ko, magkaroon ng dialogue with the telcos dahil sila talaga ang gagamit itong towers, no? So do we really need the telcos to be active in building towers? Do we need their help? Kailangan din ba natin? Hindi bidding. Yung recognizing kung sino yung mga towers na pwedeng i-recognize natin as the common tower providers. No? At ang importante rito, hindi pwedeng isabaliwala mo yung decision o yung privilege ng mga telcos na pumili ng kanilang gusto. No? Hindi yung pinili ng gobyerno at isa ipilit mo sa kanila na ito na. Oh. Okay, yung more about yung policy ni Secretary RJ, saan po mapupunta ito ngayon, boss? Under review to? It is lahat naman ito, ako ang DICT lang naman ang pwedeng gumawa ng orders, no? Nako. Saglita na, 2 minutes. Ah. Okay. Patayin ko na muna. Sige. Yung what about the policy of Secretary RJ? What will happen to it? Well, it is not really a policy. It's just a draft. It's just a pinag-uusapan pa, no? Hindi pa yan final. So, but did RJ approach you for recommendations then? Nag-uusap kami. Nag-uusap kayo. Kaya lang, pinipilit niya talaga yung kanyang position, no? Na, siyempre, pinapakinggan ko rin yung kabila, no? So, yun ang sitwasyon ngayon. Okay, boss. So, finally, lastly, boss. Anong kung ngayon po, kung from your end, as an expert, hihinga natin kayo, mas maganda po ba na mas maraming gagawa ng tower natin, mas mabilis sa tingin niyo? Ah, yes. Oo. Oo. Na, ang kwangko lang is, yun nga, yung objection ni RJ na dapat ang kanyang gusto, dalawa lang. Ang gusto ng iba, marami. So, more or less, ako magde-decide kung ano ang... Kaya kung tatanin po kayo, ano sa mas maganda dun sa... Well, pag-aralan natin, no? May mga points ang dalawang tower lang na RJ, no? Para maging viable nga, no? Pero may points din naman na bakit hindi mo ipadamihan yan para mawala yung tinatungag. Kinakuha natin yung duopoly, pero gumagawa naman pala tayo ng duopoly, no? So tingnan natin, para pasukin nyo sila lahat, at survival of the fittest yan, no? Yung talagang makapag-market, ayun ang talagang maiiwan, no? Tapos maganda pala, may regulation. Yes, oo. Kaya kung dalawa lang yan, at ayaw ng isang telco na sa dalawa, hindi gagawa sila ng sarili nila. Last question, boss. Bureaucracy, hindi ba natin pwedeng alisin yan? Kasi yan yung nagiging problema lang talaga, boss. Hindi ba yung rent take, permits, etc. Hindi ba yung pwedeng alisin natin para mas mabilis talaga? Yun nga. Ang importante nito, magkaroon ng common towers para ito yung susuportahan ng gobyerno. No? So pwede yung alisin natin yan? Yun yung isang tinitignan natin? Para yun yung nagiging... Tutulong ang gobyerno sa mga pagkuha ng permits. Okay. Thank you so much. Okay.